Hello, good morning, good afternoon, and good evening. Here I am once again. Nilulubos ko. Kasi wala, matagal ako na wala, no? So, welcome to Pinoy Survivor. Welcome sa mga bago nating subscriber. Tuloy-tuloy lang ang pagpanood. Habol lang kayo. May playlist tayo. Check it out. Apat yun eh. Tapos nun, kung may mga gusto mag-comment, comment lang kayo sa baba. And I'll try to answer one of these days, no? Iba, diretso ko nang sinasagot eh. Pero yung iba, let's see kung kailan ko kayo masasagot. So, yan, malakas na yung boses ko. So, tuloy-tuloy lang. Like, share, subscribe bago ko makalimutan. Maraming nanonood pero hindi nagsusubscribe. Tamad. Thank you na rin. Ano, maganda mag-subscribe kayo para pagka meron akong video, malalaman nyo. Upcoming na mga videos. Nasa upper class na tayo ngayon, ano? Sandali lang yung yearling tsaka second class. Sandali lang yon, and then tuloy-tuloy ng first class, yun ang matagal. After that, isisingit ko yung, I don't know kung sa community vlog, yung ano, yung about the case of Cadet Kudia, yung involvement ko doon, kasi I was involved, nasa front line ako noon eh. I will vlog about my first-hand knowledge and involvement experience ko regarding that case. It was a stressful no event in my life. So, ano yan? To come, mga na-vlog. Okay. So, ano lang kayo? Standby lang. Maybe, singit ko yun doon sa community vlog, no? Para ano, tuloy-tuloy yung ano. Kasi kung doon ko ilalagay sa PMA Diaries, sa dulo pa yon. Ngayon, eh, iba, atat na atat, madinig yung kwento eh. So, maybe doon ko siya ilalagay doon sa interaction natin. Total, it was a question posted by a few guys na who want to know the real truth about what happened kay Cadet Kudia. But I will have to disguise the names para hindi ako mademanda. Meron na ako dumontik hapon ng barilan eh. General. Oh, general. Ang tatapang kasi nila eh. Isa-isahin ko yan na pagbabarilin eh. Mga walang yang yan. Stressful talaga para sa akin. Kasi ang mga poporma ng mga, ang forma ng mga tao, akala mong gagaling nila. Pero mga bopol naman, mga walang kwentang mga official eh. So I will vlog about it, no? So mga ano yan, to come. So nasa na tayo ngayon? Video 79. So automatic yan. It's a cycle. Year in, year out, may dadating na plebo. April 1, dating ang plebo. Ma-April Fool's Day sila. Kasi akala nila, ganun-ganun lang. Eh, wala naman nagkukwento tungkol sa academy. Hapyaw-hapyaw lang eh. So, yung April 1, biglang ano sila. Isa shock treatment. Boom! Magulat sila. Sigaw-sigawan ka ng biglang and all that. Exercise, papaguring ka. Sigaw-sigawan ka, hindi ka halos makakain sa mesol and all that. And then, pasusulatin ka. So, tapos isang buong taon yun na trating, na, yung ganun-ganun. Tapos nun na linis-linis lagi, lowest mammal, tusutusan ka, pag-compliant ka. I don't know kung ano yung extent ng ano, maltreatment. Nasabi ngayon na academy, wala na. Dapat pala, pinapasok ko yung anak ko, no?
para nalaman ko firsthand. Tapos maidemanda, no? Pagka may nangyari, hindi tama. Yung nangyayari naman na hazing, to sum it all, no? It all boils down to incompetence. Incompetence ng superintendent down the line to commandant, tactical officers, senior tactical officer, and then mga company tactical officers. That's the explanation. Incompetence. Kung may mangyayari na hindi tama sa academy, the explanation is incompetence of the people assigned in the academy. You know why? Because hindi naman nagbabago yung principles ng ano eh, o tenets ng leadership eh. A commander is responsible for what his unit does or fails to do. So kung merong hazing sa academy, who's responsible? The superintendent. Kung merong palpak sa academy, sino irresponsible? Superintendent. Followed by the commandant of cadets and all that. Hindi pwedeng sosyalan lang na sosyalan, golf lang kayo ng golf, o kaya inom-inom lang kayo, pabonggahan, suot kayo ng mess jacket and all that, attend kayo ng mga affair sa Malacanang and all that. Pero nakakalimutan niyo yung trabaho niyo. Wala akong sinasabing mali, huwag kayong mag-attend, huwag kayong magsosyalan. Ang sinasabi ko, if you're able to do that, you must also be able to do your primary function as a commander. Be responsible for what your unit does or fails to do. Kahit yung maling-maling alignment lang sa parade ground, it boils down to how efficient the commander is. Huwag na tayong maglokohan, huwag na tayong magbolahan. Pagkapalpak ang isang unit, palpak yung commander. Ganun lang kasimple. Command responsibility. Ay, babaguhin ninyo yung tinuro sa academy. Babaguhin ninyo yung mga bullshit na kung ano-ano yung pinagbobola nyo sa amin. Tapos pagdating nyo ng senior, yan yung ang daming nyong ek-ek, ang daming dahilan. Aminin nyo kung may problema. Ganun lang kasimple yun. You stand up and be responsible for your failure. Ganun kasimple yun. May namatay, wala lang maraming ano, maraming ek-ek. Init na naman ang ulo ko. Kasi ano eh, marami tayong mga pre-mayor na bad trip eh, na mga ano eh, may rangko pero bobo. Mali sa, wala sa hulog. I'm sorry ha, I'm sorry. It's not that, wala, hindi ko naman in-advertise yung sarili ko, hindi. I am commenting, no? I just want to improve the armed forces, the academy, and the long gray line. And ang problema sa iba, tahimik eh. Hindi, kinakailangan may mag-ingay. Alam nyo, maraming forma-forma lang. Pero will not deliver pagka nandyan yung nasa kanya na. Chief of staff, o kaya area commander, o kaya superintendent, commandant, or whatever. You prove your worth, no? Hindi yung panay porma. You do what is expected of you as officers. Para walang ano, walang sabit. Ang daming ano eh, porma-porma, pero very lax naman. Sorry ah, sorry. Pero ganun talaga eh. So, ang automatic yan, pagka-graduate ng mga ano, first class cadets, pagka nag-graduate na at mga naging tiniente na, no? Sasabak na. Ang susunod na mangyari dyan is ano eh, mga transferring of barracks.
lipat-lipat, i-rotate. Kasi para for fair, alam man forever ka sa Melchor Hall o Central Barracks o Reyes Hall. So ngayon, may mga malalaking barracks na doon, ano? So giniba na yung mga, yung Central Barracks, napalitan ng, ewan ko anong pangalan, nakalimutan ko, ng bagong barracks. So, nirorotate yan. So, it takes about, ano, a week. A week, yung transferring of barracks. So, take note lang. Because it will be a subject of a future vlog. When I become first class. So, right now, yearling pa lang kami, transfer ng barracks, it takes about a week to settle down, and after that, magbe-break, and then, a week na yung pag-break, and pagbalik, may NCBN na, New Cadet Battalion, yun na yung mga first class ngayon. Yun na yung, in this case, sa story natin, yun yung class 81, yun na yung New Cadet Battalion. I-receive nila yung class 84. Tapos yung mga yearling, kami na yon class 83, magwe-weapons training, and then yung third year, yung mga class 82, sila na yung magsa-southern tour. So, the cycle will go on. So, did I miss anything? So, kami, mga yearling, punta automatic, punta sa Fort Mag. Okay, hanip, yun ang tawag namin, Fort Mag, para mga US sounding. Fort Magsaysay. Sa Nueva Ecija. It is, at that time, God-forsaken place, kasi wala pang masyadong puno at that time. Ngayon, marami ng puno ron. Marami na nagtanim ng mga previous na mga commander, mga camp commander, tsaka yung mga na-assign doon ng mga unit commander. Nagpapatanim sila habang walang ginagawa yung mga sundalo while training and all that. Tapos, nagkaroon ng greening project doon, program. So, dati, panay talahib. Sobrang init. Bago pa naman yung ano. Hindi pa naman ganun ka... Kailan ba nagsimula yung Fort Magsaysay? Pano ni President Magsaysay? So, you can just imagine na ano, wala masyadong shade at that time. Kung meron kang makikita doon ng mga akasya, yun yung mga old na akasya, dati na nandoon. Pero ano eh, ewan ko, sino naglaging doon sa buong area na yun? Daming talahib eh. Panay talahib man. Kasi nung panahon yata ng, ano, ng mga Amerikano tsaka ng Hapon, talagang extensively ang ginawang laging dito sa Luzon eh. Walang natirang puno na ano. And then palitan ng panay kugon. So mainit, mainit. That's why doon ang sikat, halo-halo. Magkano ba halo-halo? 10 piso yata, ganun. 10 piso halo-halo doon sa may barrio, ang tawag namin. Parang, yeah. So, tas may ano doon, concessionaire, may commissary doon. May mga nagtitinda, doon kami lagi. Pagka walang ginagawa, bili-bili, halo-halo, ganun. Yung soft drinks, pwede na rin. May yelo. Kasi mainit talaga. Tapos pinupuntahan yung barracks namin ng ano, ng mga nagtitinda, mga turon, mga saging, maruya, yon. Automatic yung mga mess personnel ng academy bumaba rin para nagme-mess din para sa amin. So, yun lang ano. Tapos nagkaroon na ng weapons training. Pinamiliarize kami sa lahat eh. Lahat ng klase ng barrel. So, syempre, bihasa na kami sa M14, yun yung gamit namin eh. Pero doon, mga lumang barrel hanggang sa pauso. Umabot ng M16, umabot ng mga M60 at that time, machine gun. And then, umabot kami ng 105, mortar, 60mm, 80mm. We fired! Malat ako ah. Excuse me. Yan. Okay na. We fired the weapons, no? 105 even tanks. Nagkaroon kami ng mga ano sa tangke. Mga actual live fire.
So nakikita mo yung gratitude pattern, mga ganun. And then actual 50 caliber, 30 caliber, and then yung mismong main gun, Scorpion tank. Tsaka isa, AIFB, no? Yung 20 mm yata yun, o whatever, no? As far as I can recall. And then 203, tapos hand grenade, hagis kami. Sa buong buhay ng kadete, mabibilang mo yung military training talaga. Yung actual, no? This is one event sa second year pa, sa yearling, na weapons training, papamiliarize ka sa lahat. Pati demolitions. Yan, meron yon. Oh, kasi natatanda ko, may turo sa amin na ano eh, everything about ano, explosives eh, lahat na sumasabog eh. Nagkaroon pa nga ng incident eh. Yung mga professor namin noon, mga big time, mga saludo, mga idol kami kasi panay mga veterano ng Mindanao, mga officer at saka enlisted men, whoever they were, no? Na I don't recall na their names eh. Mga veterano sila and they know what they are doing and what they are teaching us. So talagang snappy pa eh. Mga iba naka-beret, meron dyan, mga special forces, may mga scout ranger, mga ganon. May explosive experts, meron mga nag-aral pa sa abroad, sa US, Fort Benning and all that. So, okay yung mga ano, okay yung mga instructors, no? So, yung isang kapitan at that time, explosives expert siya. EOD, Explosive Ordnance Demolition, schooled, trained. So, kukwento siya. Meron akong mista, jump pa kami, isang buong klase, isipin mo. Almost 400 siguro, mga 300 plus yon. Kasi may mga nag-resign na, di ba? May na-turn back and all that. Siguro mga 300 plus kami, no? Jump pack, isang buong ano, buong area, barracks, nandoon kami lahat. Kasi isang truan lang yan. So, kung ikaw, nasa tipong gustong matuto, ma-maximize, nandun kayo sa mga harap. Yung mga school bukol, nandun sa likod. Kung ano-anong pinagagawa. So, again, academy. It would be better if the instructions is a classroom type natin na kukonti lang. Siguro, sets of 20. So, all you have to do is have more officers. I don't know how you're gonna do it for the sake of unity, ano, yung one standard na instructions lang. Kasi kung iba-iba naman yung instructor, eh dapat mag-train muna sila para iisa lang yung standard o may susundan silang lesson plan o parameter para yun yung ma-impart sa kadete. Mas effective. Kung kesa sa maramihan isang buong klase, ituturo mo, I'm telling you, halos wala ako natutunan dun eh. Kasi maingay sa likod, yung iba hindi nakikinig, yung iba natutulog. Mismong lumalagay sa likod para lang matulog na ganyan. Imagine, napakahalaga ng tinuturo. Buti kung mga practical agad, kung nandun sa field agad, and then maghahagis ka ng granada. Ito, kunyari, tuturuan ka muna on the basics of ano, explosives. O di, ipapakita sa iyo kung ano itong TNT, ano itong C4, ano itong training grenade, ano yung ATIS, ano yung Israeli type, and all that. Wala na nga natatandaan dun eh. So, itong isa kong mista sa harap, nagbunot ng pin. Akala niya, ano, hindi live. Pakialamero ba? Eh, mga know it all eh. Binunot yung pin. Buti, yung nabunutan ng pin, eh, yung training grenade lang. Ibig sabihin, walang pulbura. Yun yung kulay blue na training grenade. Marami ko nun dati eh. Tapos nun,
galing sa Six Company, blasting cap lang siya. Pag binunot mo yun, siyempre, puputok doon yung blasting cap. Buti na lang, wala yung TNT na totoong granada, hindi yung live na granada. Meron doon mga expended na granada, mga dami. Ibig sabihin, puputok na yung blasting cap, pero nandun pa rin yung fragmentation grenade. So, nandun, nakaka-box lang lahat eh. Habang nagsasalita yung instructor o nagsusulat sa blackboard, itong mga tumista ko, ewan ko anong kumpanya yan. Pakialamero. Nagbunot doon. And then, pumutok. Nagulat yung instructor eh, yung kapitan. And then he realized na actually, ano siya eh, parang na-shock yung instructor eh. It could have been a live grenade. Tadong mistayan. Oo. So, academy, at saka mga kadete, huwag kayong pakialamero. Hanggang hindi pa sinasabi, huwag niyo pakialaman. Yung training grenade yung sumabog, ha? Napuno ng usok yung buong kwarto, and then lahat ng nasarapan, nag-rush papuntang likod. Para kaming jump-pack na sardinas na nagpreno na C-130. You get the idea? Pag take-off na gano'n na C-130, lahat ng nakasakay, napunta dun sa buntot. Ganon nangyari. Gumanon talaga. Nandun sa likod. Yung iba, nagtalunan sa bintana and all that. Eh yung isipin, may mga dumapa, nadaganan, na natadyakan eh. Na ano yata, na-report yung mista ko nun, na DR ba, na gano siya, na slug siya, 45-90-90, dahil dun. It could have been a live grenade. Now, nandyan na rin lang tayo, no? Related kasi, nung na-discuss ko sa inyo, how will a pleb survive yung pleb year niya, ngayon, i-touch ko na rin how does a cadet survive upper class year, second year, third year, and then yung graduating. Ang mahalaga, number one is yung honor code. Hindi ka dapat mag-violate ng honor code. Meron akong manakita, and I will blog about it, na may mga upper class, second year, third year, hanggang graduating, one week before graduation, natatanggal pa dahil sa honor code. Kadet ko din yan, natanggal dahil sa honor code. Kuno. So, may classmate ako, natanggal dahil sa honor code. Merong class 81, natanggal a week before graduation, honor code. So, maniwala ka na lang sa sistema, and then you do it. Anyway, every year, nagpipirma kayo ng refresher course ng honor system, ano? So, yon, honor code. And then, academics. Natatanggal ang upper class dahil sa academics. Kahit anong galing mo, pagka ikaw eh, bobo sa isang subject, tanggal ka, turn back ka. May mga ganun, ang gagaling. Natsatsamban eh, nata-turn back. Meron nga dyan, top notcher ng class, turn back eh. na-turn back. Ewan ko, paano nangyari yun eh? Matataas yung average niya. Na, top notcher siya ng klase, number one siya ng class. Pero turn back cadet siya, hindi siya original. So, yun yung ano doon. Turn back, ewan ko, baka conduct, no? Yun yung pangatlo, conduct. Kasi conduct is part and parcel of your grade sa academy. Academics plus conduct is your grade. So, kahit magaling ka sa academics, pagka meron kang problema sa conduct, pwede ka ma-turn back. Ayun, conduct. Ano pa ba? Meron pa ba nakalimutan? At saka, aksidente. Yan. So, yung kinukwento ko sa inyo na nagbunot ng granada, yon typical example na muntik madami kaming lahat. A room filled with
about 300 plus for classmen, ano, yearlings. Second year na kami noon, summer camp. May nagbunot ng granada. Buti training grenade ang nabunot, hindi yung live na fragmentation grenade. Eh, may mga katabing TNT, may C4, may Diyos ko. Eh, kung sumabog yun, patay lahat na nandun sa kalahati siguro na room. 150, mga ganun. Mayayari yun. Eh, kasalanan na instructor. Eh, in-assume niya, disiplinado itong mga kadete. So, talagang tama lang na maislag yung mista ko. Tapos, nagrambolan pa nun eh. Nagsisihan. Yun, tama. Nagsisihan. Pinagalitan nung mga matitinong mista, yung mistang pakialamero. O, di syempre, kami-kami, nagkokorek kami ng mga ano namin, ng mga actuations namin, ano. Minumura siya. Eh, putay na mukha. Sorry for the language. Eh, walang yakabok eh. Huwag ka kasi makialam dyan. Itadami mo kami, mamamatay kami dahil sa iyo eh. Nag-survive tayo ng plebo, tapos doon, mamamatay lang kami dahil sa kalakasitibuhan mo. O, naging ganon, ganon yung kwentuhan. Umangal pa to, itong may kasalanan. Nag-ganon. Tapos, nag-rumble. Hindi ako, I was the, ano eh, acting executive officer, deputy ng provisional battalion at that time. So, nanghawi ako. Tapos nun, sinunto ko dito, sinunto ko doon. Tapos sabi ko, puta, walang ano dito. Yung ganun ba? Rumble eh. Rumble. So, I was trying to stop the fight by fighting everyone. By fighting everyone. Sabi ko, walang nga kayo, walang siga dito. Wala dapat magsiga-sigaan dito. Eh, pare-pare tayo magmimista eh. Eh, ganun. Ang gulo ng klase. Imagine yung transition, no? Plebo, and then naging yearling, tapos ganyang kagulo. And then eventually, panay pinakamaraming general sa kasaysayan ng AFP. Sa academy, no? Panay mga astig, no? Di ba? Pero at that time, we were still young. Mga ano eh. Pero isa yan sa mga dumadagdag sa ano ko sa mista eh. Sa yung sawa. Kasi ano eh, parang ang feeling ko, ano eh, yung they were out for play while we were trying to make sure yung klase nasa tamang ano, nasa tamang kural, nasa tamang lugar, actuations. Eh, walang eh, sakripisyo eh, talagang sakripisyo. Marami talagang matitigas ang ulo na walang pakialam. Late bloomer ang tawag doon. Pagka-graduate, doon pa lang sila tumitino. Yun. Pagka may responsibilidad na. Maraming ganun na mga heir. So, pagkadating sa, ano, sa, nung bata-bata pa kami, wala, walang pakialam. Imagine kung talagang, ano, no, nasabugan kaming lahat nun. Nayari. How irresponsible yun. Anyway, so, ang ano ko do sa weapons training, wala, nothing much to explain there kasi mga ano yan eh, baka may nakikinig na NPA eh, no? Ang mahalaga is sana ma-appreciate ng academy and nung mga kadete na yung pag ano namin, yung pag-training ng web ng yung weapons training namin, eh, hindi yung parang bara-bara o kaya para may kulang eh, may kulang. Number one, appreciation ng kadete na tinetrain. Okay yung instructors eh. Siguro, we can improve on it para malaman kung ano yung pag ano ng yung application. Yung pagsabay-sabay mo. Sana ma-appreciate kagad ng kadete early on in his budding career. The actual employment of artillery.
yung fire support, yung ano. Kasi at that time tinuturo sa amin fire mission, etc., etc., yung step by step, no? Kunyari, fire mission, tapos noon enemy target, personnel in the open, etc., etc., tapos one round for spotting, oh, yung ganun ba? Hindi ko na natatandaan. So, ang mahalaga is at an early stage in our military life, sana na-appreciate lahat namin yung paggamit, yung relationship ng lahat ng firepower na yon. Combat air support, artillery support, mortar, and all that. And even yung employment, isasagaring ko na, employment nung individual rifleman. In the actual battle. Na wala, no match yung mga kalaban natin eh. No match yung mga NPA. Na dapat kasi, kadete pa lang, pagka-graduate ko, bihasang-bihasa ako as an army man, o kahit hindi ako army man, Air Force o kaya Navy. Because sayang yung budget ng gobyerno kung lumabas ka sa academy na hindi ka ganong kabihasa dun sa kung anong pinag-usapan. Tanungin mo ang individual graduate ngayon kung ano ang range ng mortar, 60, 81 mm, o kaya ng howitzer ng 105, at saka whatever na ano weapon, ano yung arming distance ng M203 ng right ng grenade launcher ng bala, ano yung arming distance, kasi pagdating sa actual battle, sa actual na labanan, graduates are not aware. Ewan ko kung ako lang ang naka-experience noon. Pero ang alam ko talaga, maraming nag-graduate na hindi na-appreciate kung paano yung employment nitong mga ng weapons na to. Eh, 60. Yung 60, yung 203, pagsabay-sabayin mo yan, rifle grenade, mortar, 105, paano ka matatalo? Eh, ang hawak ng kalaban eh, panay ano lang, baril. Pero no, natatalo pa yung ibang ano ha, ibang unit natin. Nautakan. So, ano. And then, isa yon yung weapons training and then yung FTX. Yung FTX, every year yon. So, pwedeng ikaw yung kasama dun sa ano, unit, military unit, or ikaw yung aggressor. Ang nagiging aggressor usually is yung third year cadets, no? Kasi from NCBN magkakasama na yan, and then makakasama yung yearling, and then ano, ewan ko kung magkalaban-laban yung yearling at saka magkasama yung yearling tsaka yung third year, hindi ko na natatandaan eh kung paano yung setup, and then magkakasama yung plebo at saka yung first class, and then nagkakaroon ng idea yung first class ng unit tactics and all that, pero kulang. Kasi hindi na-appreciate at saka walang actual na. Of course, dangerous kung live fire. Kasi kadete yan, mga magiging official yan. Pero maganda sana ma-appreciate kunyari sa weapons training pa lang yung actual na sila yung mismong magko-call for fire, and then ano, na hindi yung familiarization. Eh, nagpaputok ka na rin lang eh, budgeted na yun eh, yung bala na gastos. E di sana, creative way of doing it na lang. Na yung pumutok yung ano, yung pagputok nung papuputok ka na rin lang ng kanyon, bawat isang kadete, may isang 105 na bala. De, ikakarga, tapos nun, hihilahin yung lineyard, boom, boom ko na putok. O tapos,
Ano natutunan ko doon? O, bibigyan ka ng tigitigis ang granada. Ihagis mong ganyan. Tapos, boom, wala na. O, tapos. O, great. Ano lang naman yun eh. Go, no go. Kung nakita, kung nakapag-try ka na, ganun din yung 203. So, bawat kami, bawat isa, may isa kaming ganyan 203. Pagdating namin sa academy, ginagawang ashtray o ginagawang ano, kadete na may itlog sa SD head, no? Pang display. Ano yung wala eh, hindi mo ma-appreciate eh. I hope you understand what I'm trying to get at, no? May sakit ako, hindi ko ma-explain properly eh. So, making each round count. 1-2-0-3, 1-0-5, isang 1-0-5 round, isang tawag dito. And then how many rounds? 30 rounds yata o 50 rounds ng ano ng M60 7.62. Bag 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 bag. Get the feel. And then what? 'Di ba? Sana kung gagamit na rin lang ng ganun, 'di gamitin ng with imagination na related sa actual application sa actual na labanan with the NPAs and the MNLF. Yun, para mas na-appreciate na kadete. And then factor in nyo pa yung map reading and all that, squad unit, mga small unit tactics, para yung gagraduate sa academy, pano yung mga feeling veterano, feeling eksperto. Ganun ba? Okay. So, meron din, hindi naman serious yan na panay weapons training lang. Kasi, nag-i-schedule din niya ng open time sa gabi. Yan yung mga tipong papashell-pashell ka doon. And then, yung iba mapapaaway, mapapabugbugan pe. Doon sa baryo. May mga kukusundahan doon. Minsan doon, nakikipag-inuman sa mga sundalo. Yung iba nagliligaw. And then, may ini-schedule na hap. It happens siguro once or twice na yung mga taga-kabanatuan merong imbitahin, and then doon namin yata gagawin sa may provincial plaza yung mismong party ng mga kadete with the women there in the area, Nueva Ecija. Doon kami nga na culture shock eh, kasi ano eh, yung meron doon eh, nagse-serve na yung mga ano, yung mga waiter. Tapos noon, de syempre, you're trying to be a gentleman eh. Tina, sabi mo na sa babae, ano pa ang kailangan mo? O de syempre, para ma-serve siya. Eh tapos sinerve yung soft drinks na ano, na may ano pa, meron pang crown, may takip pa, no? Eh ganyan ka sa waiter. Waiter. Eh, yung pambukas ba? Sabi nung babae, di na kailangan. Kinawa yung soft drinks, kinagat na ganyan. Kinagat na. Ang sabi ko, at tibay ng ipin ito. Walang yang yung tab. Nakanganga kami, nung pinapanood namin yung babae. Turn off talaga kami. Isipin mo, mga ganito. Hindi na raw kailangan. Eh, meron nga dyan, dumating eh, sinundo ng ano, 6x6. Mula doon sa 6x6, tumalon. Meron dyan, dumating, nakaangkas sa motor. Umaandar pa yung motor, eh, tumalon doon sa, ano eh, motor. Tumalon eh, umaandar pa yung motor ah. Ay, ibang klase yung mga ano dito, panay mga Amazon ang tawag namin eh. Yun yung mga funny moments na na-experience namin. Tapos nun, nakipagsayo ka, ang ganda-ganda ng babae. Never mind. Basta ganun na lang yung ano, nakakaya eh, no? Iban din na ano, masyado na insulting eh. Nande, yun, basta, doon nabuhay yung ano, yung tinatawag namin suicide squad sa klase. Yung class namin, merong suicide squad. May suicide squad kami. Tapos noon, yung ano na pagka nagsasayawan na,
merong nababangko, hindi, walang ano, walang kasayaw, naiiwan sila. Tapos yung mga talagang ma-beauty, yun yung laging mabenta. Kaya yung suicide squad, mga volunteer kami, automatic yan. Basta pag kami naiwan doon ako po, lusob! O, sasayaw namin. Ang ano namin doon, everyone should feel beautiful that night. So, doon na buhay yung suicide squad eh. Sa ng class 83. walang mababangko, in other words. So, yon. Yon, hanggang doon na muna. Marami na eh. Ito na naman tayo eh. Hapa na naman. Meron ba akong hindi na ano? So, yun, bale, ang buhay ng ano, ng weapons training. Seryoso kayo sa mga, ano, sa mga papakadalubhasa kayo sa mga, ano, ng baril. Lalo na siguro ngayon, may mga night vision goggles na and all that, modernized ng AFP, no? So, Katete, you maximize, learn as much as you can, seryosohin ninyo. Huwag kayong gumaya sa amin noon na mga bata pa, walang pakialam. Yung iba. Yung iba naman serious, na over serious, na nandun sa harap, nagbunot ng sarili nila. Marunong pa sa instructor. Alam ko na pagkagaling ninyo ng yearling, ng plebo, you want to enjoy being an upper class. Pero huwag niyong gagayahin yung mga mista ko na pasiga effect na akala mo wala nang kamatayan, hindi ayaw magpakosyon. There will always be a time for reckoning. Kasi yung mga ganyan, mababalitaan din yan ng mga upper class pagbalik mo. Kasi may mga tactical officer na go-observe lang sila. Sometimes they will caution you already if you're erring. And yung mga tactical officer naman, make sure that you do what is expected of you. Huwag yung pakaangkaang kayo, parang enjoying pa kayo na ano, no. Remember, you're training people, you're training cadets, no? So, kung meron kayong value added, turuan nyo rin, sumali kayo doon sa pagturo. And then, academy, sana, the format is improved. I don't know if dumating na siya doon sa punto na na-improve na ngayon, pero I'm making the vlog, yung expressing what I think about it kasi in reference to doon sa time namin. No? Hindi naman ano eh. Hindi pa naman huli lahat eh. And since we're spending so much on the training of cadets, we might as well think out of the box na yung applicability, no? At saka yung appreciation nating lahat, sulit yung gastos. You don't spend one round of magkano isang bala, $10,000? I don't know. $10,000 last time na alam ang pagkaalam ko eh. $10,000 ang isang round. Kalating milyon o $1,000. So what whichever is the price, gumagastos tayo. Ilang kadete 'yon na magpa-fire ng ano ng 105. So maganda sana realistic yung dating, no? Meron pa nga sa amin na tinamaan ng shrapnel ng granada. Oh, isipin mo yun. Nandun na kami sa malayo eh. Maliliit yung ano ng granada, yung shrapnel na pinagamit na yung bilog ba. Kung parang ano siya, chevron ang style, parang arrowhead, ang maliliit na ganun. Tinamaan yung isang mista ko dito. Sugat. Isipin mo yun. Again, safety. So, to reiterate, yung pag-ano ng how to survive as an upper class, the remaining 3 years of cadet life, honor code,
academics, conduct, tsaka aksidente. Iwas sa aksidente. Yung apat na yon. Then you'll become an officer. Okay? Maraming salamat. Like, share, subscribe. Thank you so much. God bless everyone. Bye-bye.